Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, March 23, 2022. Kung mapapansin nga po natin, ano, ang umiiral po sa ating bansa, itong Easterlies na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Tayo nga po ay makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon dahil nga yung Easterlies, ano, ito po yung mainit na hangin nang gagaling sa dagat Pasipiko. Meron tayong low pressure area, no, dito naman po yan sa labas ng ating bansa. Malayo po yan dito sa may eastern section ng Mindanao. At ayon nga sa ating advanced weather forecast, meron tayong possible scenario na magkakaroon ng low pressure area na papasok sa ating bansa at makaka-apekto dito sa may parte ng Mindanao. At ito nga po ay lalabas dito sa may Sambuanga City at makaka-apekto nga po dito sa may Palawan. Ayon po yan sa ating advanced weather forecast. Check naman muna natin, no, yung ating zoom view kung saan nga yung mga posibleng lugar na makaranas ng mga pag-ulan. Kung makikita natin, magiging maganda ang lagay ng panahon dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon. Wala tayong nakikita ang anumang malalakas or mahinang pag-ulan. Makakaranas lang tayo, no, no, maalinsangang panahon dahil pa rin po yan sa ating Easterlies. Bahagyang matataas po ang ating mga alon. At pagdating naman po dito sa may Metro Manila, sa may Bicol Region, makakaranas tayo ng posibleng localized thunderstorm. At magiging maganda naman ang lagay ng panahon dito po sa may parte ng Mindoro Province. Dumako naman tayo sa may Visayas and Mindanao. Kung mapapansin nga natin, no, dito nga sa may Visayas, meron tayong maninipis na kaulapan. May mga posibilidad na bigla ang pagbuhos na mahinang pag-ulan dito po sa may parte ng Cebu City, sa may Bohol. At magiging maganda naman lagay ng panahon na ibang parte ng Visayas. Dito naman sa may Mindanao, makikita natin, ano, puro makakapal na kaulapan ay dadaan dito sa may Mindanao. Posible po yung bigla ang pagbuhos ng mahinang pag-ulan sa may Cagayan de Oro at dito po sa Cotabato. Dito naman tayo sa may Palawan, ano, kung saan nga magiging maganda ang lagay ng panahon. Wala tayong nakikita ang anumang mga pag-ulan na posibleng maranasan dito sa may Palawan. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast kung saan nga makikita natin itong possible low pressure area. By March 24, makikita nga po natin, no, ito nga po ay nag-stationary dito sa may parte ng eastern section ng Mindanao. By March 25, makikita nga po natin na ito po ay posibleng malusaw at may posibleng mabuong low pressure area o sama ng panahon pa rin dito sa labas ng ating bansa. By March 26, makikita nga po natin, ito nga po, isa na siyang ganap na low pressure area at yung kanyang kaulapan ay posibleng makaapekto na dito sa may Mindanao. By March 27, makikita nga po natin na yung ating low pressure area ay dito pa rin, makakaranas pa rin ng mahihina at katamtamang pag-ulan ng Visayas area at ang ilang bahagi dito sa Mindanao, sa Cagayan de Oro at sa may Surigao. By March 28, makikita nga po natin, ano, kung mapapansin natin, na yung ating low pressure area ay andito pa rin sa labas ng ating bansa at magiging maganda pa rin po ang lagay ng panahon. Makakaranas pa rin po tayo ng malinsangang panahon dahil po yan sa Easterlies. At pagdating naman po ng March 29, makikita nga po natin, ano, may posibleng low pressure area dito sa may dulong hilaga ng Palawan at magpapaulan po yan dito sa may Palawan. At kung mapapansin natin, ano, dito nga po sa ating sa labas ng ating bansa, by March 29, meron tayong isang possible low pressure area. Pagdating ng March 30, makikita nga po natin, unti-unti lang nga po lalayo yung low pressure area dito sa may Palawan. At ito nga po, makikita natin yung makakapal na kaulapan na to, itong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By March 31, makikita nga po natin, no, yung sirkulasyon nitong nasabing low pressure area ay malawak po ito, no, at yung kanyang kaulapan ay halos umaabot na nga po dito sa loob ng ating bansa. Pagdating naman po ng April 1, makikita nga po natin halos stationary pa rin nitong low pressure area. Ito po yung ating babantayan sa mga susunod pang araw dahil kung makikita natin yung sirkulasyon ng kanyang kaulapan ay malawak at umaabot na nga po yan dito sa may Mindanao at posibleng magpaulan po yan
dito sa may Davao region. Inuulit po natin ano, na ito pong ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po. No? Malaki pa po ang chance na magbago ito dahil mahaba po yung range ng ating advanced weather forecast. Kaya manatili tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para po dito sa ating minomonitor na sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips to balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.